as of 4 in the morning ay uling namataan si Obet, 335 kilometers na lamang yung sentro mula sa Basco, Batanes. At taglay pa rin ang hangin na 45 kilometers per hour at merong bugso na hanggang 55 kilometers per hour. Ito naman ay mas mabilis na kumikilos sa ngayon hanggang 30 kilometers per hour pakanluran or westward. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nyo, itong mga kaulapan na associated doon sa kulay pula at orange, associated yan sa malalakas na pag-ulan at nakaka-apekto na ito sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Habang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, mas bumuti yung panahon dahil doon sa paghina ng intertropical convergence zone, lalo na dito sa may southern Luzon and Visayas, so meron na lamang mga localized thunderstorms. On the other hand, meron din po tayong namataan na cloud clusters dito sa labas ng ating area of responsibility over the Pacific Ocean. So maaaring may mabuo dito na weather disturbance over the weekend at pumasok ng ating area of responsibility early next week. So patuloy po tayong magmamonitor. Ito naman yung pinakauling track ng pag-asa regarding po kay Tropical Depression Obet. Sa susunod na 24 oras, westward or pakanluran yung general direction nito at mananatili as a tropical depression. Hindi rin natin i-rule out na maging isang tropical storm ito habang nandito sa may Batanes and Babuyan Islands. Kung mapapansin nyo, itong kulay yellow na area, associated yan sa malalakas po na pag-ulan or malalakas na mga hangin. So asahan natin pagsapit po bago magtanghali ay nakaka-apekto na itong mga gustiness dito sa Batanes and Cagayan provinces. Pagsapit ng hapon, posibleng mag-landfall ito somewhere dito sa may area ng Batanes or Babuyan Islands or lumapit, habang pagsapit ng gabi ay unti-unting lalayo na ito ng ating kalupaan at patungo na ng West Philippine Sea hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga. Then pagsapit naman ng weekend, posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm, magtungo dito sa may South China Sea at magtungo dito sa may Hainan Province and Central Vietnam. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dito po sa Batanes, Babuyan Islands at mga bayan po ng Santa Ana and Gonzaga dito sa Cagayan. So asahan po yung mga malalakas na mga hangin ngayong araw hanggang bukas ng madaling araw. In terms of heavy rains, hanggang bukas ng madaling araw, asahan po natin yung moderate to heavy with at times intense rains dito sa Batanes and Babuyan Islands at posible rin po sa northern portions ng Ilocos Norte, Apayao and mainland Cagayan. Meron naman tayong light to moderate rains na asahan ngayon hanggang bukas sa madaling araw sa natitira pang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao and Cagayan. Pinag-iingat natin yung ating mga kababayan sa posibleng pagbaha or landslides, especially knowing po na itong mga lugar na ito, kung mapapansin nyo, ay ito rin yung mga dinaanan nitong si Bagyong Neneng. So sa pagsapit nitong si Bagyong Obet, magkakaroon ng malakas na pag-ulan muli, posibleng saturated na yung lupa at mag-cause ito ng mga pagbaha or landslides. In terms of severe winds, inuulit po natin, strong winds or malalakas na hangin ang mararanasan ngayong araw hanggang bukas ng madaling araw dun sa mga nabanggit natin na lugar na mayroong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 at posibleng madagdagan pa yung mga mayroong lugar na mayroong Signal No. 1, particularly sa Apayao at sa Ilocos Norte. Inuulit po natin regarding dito sa track nitong si Obet, pass over or very close Batanes or Babuyan Islands, this afternoon or evening na po yan, sentro yung pinag-uusapan natin. At yung kabuuan namang radius or kabuuang diametro nitong si Bagyong Obet ay nasa almost 500 kilometers. So ngayong umaga pa lamang po hanggang tanghali, nararanasan na yung mga pagbugso ng hangin at ulan sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, lalo na sa Batanes and Cagayan provinces. Lalabas naman ang Philippine Area of Responsibility base sa ating latest track itong si Obet Saturday morning at posible lumakas pa bilang isang tropical storm habang nasa may West Philippine Sea. Dahil po sa epekto ng northeast monsoon, nagbabalik na ang amihan, plus the effect of Tropical Depression Obet, meron po tayong gale warning or banta ng mataas na alon pa rin sa malaking baybayin ng Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So hanggang 5 metro po or halos dalawang palapag ng gusaling taas ng alon ang mararanasan ng ating mga kababayan doon. Delikado, hindi lang doon sa maliliit na sasakyang pandagat, kundi sa anumang uri ng sasakyang pandagat, lalo na sa mga nangingisda. Pagsapit naman po sa natitirang baybayin ng Luzon, dito sa may central and southern portions, moderate to rough seas or nasa 1 metro, hanggang kung minsan umaabot ito ng 3 kalahating metro, higit sa ang palapag po ng gusali, delikado din ito sa mga mangingisda nating kababayan.
Ngayong araw, asahan pa rin ang masungit na panahon or rains with gusty winds dito sa may Batanes, Babuyan Islands, kabilang ng mainland Cagayan, at dito rin po sa Apayawin, Ilocos Norte. Asahan ang masungit na panahon, may mga pag-uulan na minsan malalakas at may pagbuksong ng hangin. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, rest of Cordillera Region, and rest of Cagayan Valley, rest of Ilocos Region rather, asahan po ngayong araw ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi, habang dumadaan itong Tropical Depression Obet. Sa natitirang bahagi po ng Luzon, itong central and southern portions, umaga pa lamang, mataas na ang chance ng ulan dito sa Mindoro Provinces, Northern Palawan, Marinduque, and Luzon, dulot ito ng localized thunderstorms and intertropical convergence zone. Sa natitirang bahagi naman, umaga hanggang tanghali, hangin maulap, at minsan maulap ang kalangitan kabilang na ang Metro Manila. Pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi, dyan na nagkakaroon ng mga pag-uulan, lalo na dito sa Central Luzon. Mataas ang chance ng ulan habang dumadaan itong sibagyong Obet. At maging dito rin po sa may southern portion of Bicol Region, Sorsogon, Albay, and Masbate. For Metro Manila, mataas ang chance ng ulan sa hapon, posible hanggang 31 degrees Celsius na maximum temperature. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas and Mindanao, umaga pa lamang mataas na ang chance ng pag-ulan dito sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Habang for the rest of Visayas and Mindanao, asahan po generally fair weather conditions unlike kahapon na naging maulap at nagkaroon ng mga pag-uulan dahil sa intertropical convergence zone. Pagsapit ng tanghali, magiging mainit at malinsangan sa maraming lugar at sa dakong hapon hanggang sa gabi, mataas na ang chance ng ulan, specifically dito sa may Eastern Visayas, Bohol, kayo sa Caraga Region, Northern Mindanao, Soxarjen, at parte pa ng Davao Region. For Davao naman po, hanggang 31 degrees Celsius tayo, gayon din sa Metro Cebu. Sa susunod po na tatlong araw, inulit natin, over the weekend, posible na may mabuo na low pressure area along that intertropical convergence zone or cloud clusters sa labas ng ating area of responsibility. At early next week, posible itong pumasok ng ating PAR either Monday or Tuesday, at hindi rin natin i-rule out na itong low pressure area ay maging bagyo sa kalagitnaan ng susunod na linggo. So patuloy po tayo magmamonitor. Gayunpaman for Metro Manila for the next 3 days, wala naman tayong aasahan na matinding weather disturbances at malalakas na mga pag-ulan. Asahan ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na mataas ang chance ng pag-ulan hapon hanggang gabi. Associated lamang ito sa localized thunderstorms.